by Metro. BBM. Nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. At narito na ang kagiliw-giliw nating kasama, Aida Gonzalez. Sa lahat ng mga tao, mga isyu sa pera, sa buhay o kalusugan, Buhay Metro ang inyong maaasahan. Huwag ka na mag-alala, nandito na sila. Si Aida Gonzalez at ang buong barkada. Eksperto ang magbibigay ng matalinong opinyon. Halina't makinig at mag-enjoy tuwing hapon. Buhay Metro, para sa'yo. Buhay Metro, sasabihan ka ng payo. Buhay Metro, bibigyan ka ng gabay. Buhay Metro, nadangit tagumpay. Buhay Metro, programang para sa'yo. Mga makakabuti sa'yo. Bawat aspeto ng inyong buhay, magpapayo at magbibigay gabay. Nandito na isang programa sa radyo, magbibigay gabay sa lahat ng mga tao. Mga isyu sa pera, sa buhay o kalusugan, Buhay Metro ang inyong maaasahan. Na mag-alala, nandito na sila. Sa inyong lahat, welcome po sa isa na namang edisyon ng programang Gabay at Inspirasyon, Hindi Alta Presyon, ang hatid sa inyo ngayong hapon. Tuso po kayo mga ka-BBM, mga ka-Beyond Buhay Metro, mga followers natin, listeners at ganun din mga viewers. I suppose sa mga oras na ito ay nakarinig na kayo ng mga nagbabagang balita, as in nakakapasong balita. Ano, kumusta po sa ating mga kinalalagyan sa mga oras na ito? Naku, sorry, wala naman ako sa studio. Nagsika po ako na andito uli ako sa Lakwacha. Ang problema lang natin ngayon, yun nga eh, yung ano pa rin, yung panay-panay pa ang brownout sa mga probinsya dito sa aming lugar sa barangay Natatas, Tanawan, Batangas. Ano bang, ayun eh, umulan lang na medyo malakas, nagbo-brown out. So well, hopefully mamaya magkaroon na po ng power supply para makapag-zoom tayo. Pero ito kakalatapos lamang po ng buhos ng ulan dito po sa may area ng Tanawan, Batangas. Pero mabilis lang naman itong malakas na buhos kasi sabi nga nila tuwing hapon ay umuulan dito. And kanina talaga grabe, sobrang napaka-kapal, napaka-itim nung ulap, talagang pabagsak na. At ayun, true enough. Pero thank you Lord dahil naka-touchdown na ako dito, saka bumuhos yung ulan. Kaya talagang nakapag-ayos pa rin tayo at ito po, nasikap natin na makapag-broadcast pa rin. So anyway, bago po ang ano bang meron today? Yun nga, ano bang mga naging balita today? Teka, mamaya lang. Buhay Lakwacha. Hello, John. Wait lang. Sige, John. Nilok ka lang dyan, ha? Oo, yan ang meron tayo ngayon. Meron pang mamayang iba pa. No? Pero bago yan, John, eto muna, mag-opening prayer muna tayo. Father God, thank you po sa araw nito ng Friday. Tapos na po ang isa na namang working week. At salamat po dahil nandyan pa rin ang iyong katapatan, ang kabutihan po para sa bawat isa sa amin.
sa iyong nilalang. Thank you, Lord, dahil patuloy mo po kami binibigyan ng lakas ng katawan, karunungan na nakabati po sa inyong banal na salita. Lord, gabayan mo po kami sa hapon na ito. Muli, maitaas namin ang iyong banal na pangalan. At naman po ang aming maging discussion today, ang bida pa rin ay ikaw. Yung iyong kagalingan na iyong talento na ibinibigay po sa amin. Hopefully, makasama po namin si Coach Benji at nang sa gayon, makapagbahagi na naman siya ng mga pamamaraan kung paano namin po gagawing the best, gagawin pa uunlarin, palalaguin namin ang iyong mga talento na ibinigay po sa amin. Ito po ang aming prayer sa oras na ito at ito po ipinararating namin sa inyo, Father God, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So today ay unang araw sa buwan ng Hulyo at ayan nga, ano ba, second day na, no? Second day kahapon, first ng Marcos administration. And kanina, ano bang balita? Ayun, nabalita natin na na-cancel daw yung ano eh, yung kanyang, yung kauna-unahang cabinet meeting, no, na supposed to be today. And na-move na raw ito next week na lang. Siguro, tingin ko para minarapat nila na i-cancel dahil para mas kompleto. Kasi di ba sa ngayon po, hindi pa kompleto yung cabinet members ng Marcos administration. Meron pa rin yung mga nangungunang departamento na wala pa rin pong na ilalagay na manunungkulan doon. So, yun po. And, pero meron ng isang inatina, nag-attend naman ang ating si President BBM sa anniversary ng Philippine Air Force. So, yun po isa sa mga official engagement na ginawa niya po ngayong araw na ito. And ano pa ba? Basically, yun lang naman po. Siyempre, yung mga reaction sa kanya naging inaugural speech. Pero may mga sector na nakukulangan and all. Pero ganun naman po pala palagi eh, diba? Ano? Palaging hinahanap natin yung wala. And ganun eh. Para may hinahanap tayo palagi. Pero sana, ano, yung iba naman, positive ang reaction doon sa speech. So minsan kasi nga, depende who's talking eh. Pero sana ang matutunan ng bawat isa is, may kanya-kanya tayong talino na binigay ng Lord. So, siguro, bigyang ano muna natin, sabihin, hayaan muna natin, and huwag muna natin hana, ano, yun kasi talaga ang human nature, palaging walang contentment, palaging may hinahanap. So, yun ang ating maging prayer, no? Lagi na magkaroon tayo ng contentment at kung ano muna yung meron. And kung tingin natin, and nabigyan na ng sapat na ito at kulang pa rin. And malay niyo po, kaya hindi mo na sinabi ni President BBM yung iba pang mga detalye, eh, diba, magsusona naman siya. So, doon niya sasabihin, ganun po. So, anyway, ang gusto natin sabihin is, sana matutunan po natin na tanggapin ko ano mo nang meron, and then kung talagang wala, diba? So, let's pray for one another. Yan. Kasi sabi nga ni former President PRRD, tawag, iisa lamang ang ating bansa. So, sana po ay pagtulong-tulungan natin. Pagtulong-tulungan natin. Kasi kung talagang mahal natin ang ating bansa, sa halip na wasakin, yun, magtutulong. Besides, yun naman ang ino-offer po ng kasalukuyang administration. Anyway, ba't ba ako napunta dyan? Hindi. In-update ko lang po kayo sa mga balita. Pero syempre, naiiba ang ating programa. Dahil sabi nga natin, para maiba naman kapag ganitong oras, ang ibibigay na natin ay impormasyon, inspirasyon, encouragement sa atin pong mga listeners.
Pero bago po ang mga discussion natin today, eto naman, balikan natin, di ba, June? Ano ba yung ating pampabuenas na segment sa programang Beyond Buhay Metro? Sige nga. Buhay La Kwacha. Yung ano muna natin, yung ating munang pampabuenas, di ba? Ano yung pampabuenas? Pampagood vibes. Ano yon? Ano yon? Yung ating salaysay ng buhay. Gusto mo bang makatulong sa iyong kapwa sa kahit anong pamamaraan? Ibahagi na dito sa Salaysay ng Buhay. Oh, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, tagapanood at mga followers, ano ba ang Salaysay ng Buhay? Ito pong segment na ito na ating ginagawang pampag-good vibes para sa lahat. Bakit ba pampag-good vibes? Eh, yun nga po, di ba? Ini-encourage natin ang bawat isa na mag-share ng kahit anong positive thought na meron po siya sa mga oras na ito. Kahit ano po yan, baka recipe o pwedeng lutuin ngayong hapon, paano mag-budget, paano i-budget ang 100 pesos. Meron pa namang mabibili, no, ang 100 pesos. O di kaya naman yun, pwede rin namang mag-share kayo ng ating programa. Share niyo po yung ating programa sa iba natin, sa kapwa natin. Dahil malay nyo, yung mga isishare natin o yung kanyang maririnig dito sa ating programa ay makatulong sa kung ano man meron siyang pinagdadaanan o makatulong. Malay mo, namang problema pala siya sa kanyang, yun nga, sa kanyang lulutuin, eh, ang hawak niya na lang pera ay 100 pesos. O, di ba? Pwede rin yun. So, anything po under the sun. Basta wag lang yung mega, wag lang po yung magkokomentaryo tayo or magrarant tayo. Basta bawal po yun eh. Basta any positive thought or pwede rin po kayong mag-share. Pero sinasabi po natin na pag-share ha, mga ka-BBM, dapat public niyo po para makita namin kung sino po kayo, yung inyong identity at yun po, maipadala namin sa inyo properly yung anumang gift tag na aming inihanda sa inyo. Ito po yung text line na pwede natin pwede ninyo na i-text na any positive thought na meron kayo sa oras na ito, 0999-376-6768. Ulitin ko po ha, 0999-376-6768. Ayan, one more time, ulitin ko ulit ha, 0999-376-6768. Ayan, marami po tayong pamimigay na regalo. Ayun pa rin po, yung ating pinamimigay na double C protection, yung vitamin C na may kasamang calcium, o diba, saan ka pa niyan? Yun po ang ating pinagkakaloob sa ating mga napipiling winners. Kaya text na po kayo para kayo'y manalo ng vitamina na makatutulong para lumakas ang ating immune system, especially na ngayon na andyan na naman at dami na naman ang na i-infect ng COVID virus. Sige po, text na po kayo. Babalik po ang programang nagbibigay sa inyo ng inspiration sa halip na alta presyon. Siyempre, Beyond Buhay Metro. BBM, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Nagbabalik po ang programang gabay at inspirasyon at hatid sa inyo ngayong hapon. Andiyan na ba si Coach Benji, Micah? Makasama natin si Coach Benji para sa kanyang pagbabahagi ng mga strategies kung paano natin gagawing the best ang ating mga sarili. Sige, habang wala pa si Coach Benji, play muna natin, June, itong paalala sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kung kayo po ay namumroblema sa inyong mga karamdaman, sa inyong katawan, pabalik-balik na po kayo sa kung sino-sino manggagamot o kung saan-saang hospital. Pero hindi pa rin natutukoy kung saan ba at nanggagaling ang inyong karamdaman sa katawan. At bakit ito pabalik-balik
Kung gusto niyo pong subukan ang Aviso Wellness Protocols na ino-offer ni Engineer Ismael Aviso na isa rin pong naturopathy na doctor for almost 40 years. Ito po ang kanyang paanyaya. Go! Sa lahat ng mga pasyente, mga pamilya na may mga problema sa health issue katulad ng hindi malaman kung ano ang pinanggagalingan sa sakit, bakit? Nagdudugtong-dugtong, nagsimula sa high blood, tapos naging diabetes, pinainom ng synthetic, nagkaroon ng uric acid, nagkaroon ng palpitation, nagkaroon ng ulcer, hanggang sa umihina na yung kidney dahil sa dami ng synthetic, hindi malaman kung saan ang galing yung sakit. At ano pa, yung mga na-stroke na matagal na kayo nagpapa-therapy pero mabagal ang development o makaiwas sa sakit. At paano maiwasan maging depende sa synthetic maintenance. Gusto nyo maalis yan. Nais namin ipabatid sa inyo, merong Aviso Wellness Clinic na ito ay project ng Filipino Inventor Society Cooperative at ng Aviso Wellness. Ako ngayon may may-ari nun. Ako po ay may 43 years na naturopathic practitioner o alternative medicine. Ano? Kaya subukan nyo, matin kayo, may seminar kami para malaman nyo kung ano magiging kalutasan. Ginagawa po namin yan, inaalis namin yung synthetic maintenance at kung ano yung mga nararamdaman nyo, tulungan namin kayo dahil kapag ang nangyari sa inyo, dugtong-dugtong ang inyong sakit, ibig sabihin, hindi na tukoy, hindi na tumbok yung pinag-ugatan hanggat hindi nyo nakikita ang pinag-ugatan ng sakit na yan. Dadami ang sakit nyo hanggang sa bibigay na kayo, may namamatay pa o kaya nauuspital pa. Lalo kayong lalaki ang gasto. Dito, pag nagpunta kayo sa Aviso Wellness, ito ay tulong ng Filipino Inventor Society dahil yan ang problema talaga yon sa mga medication na ginagawa ay ipakikita sa inyo kung saan ang galing ang inyong sakit at upang maiwasan din ang pagdepende natin sa synthetic maintenance na alam naman natin na hindi nagbubunga ng maganda o komplikasyon, nagbibigay ng komplikasyon sa ating katawan. Okay, isang question. Engineer, lahat po ba ng karamdaman ay pwedeng matulungan ng Aviso Wellness Protocol? Pag tayo naniniwala na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng gamot o ng doktor, siyempre yun ang sagot doon na lahat, ano? Kung meron mga iba, mga special case na. Kasi tayo, nagkaedad tayo, siyempre nagkaroon tayo ng sakit, gumaling tayo. Anong dahilan nun? Kasi gumagana yung doktor. Kaya lang, pag nagkakaedad tayo, nagko-complicate na, nagkaroon ng toxic ang ating katawan, hindi makakilos yung doktor. Kaya nagdidikit-dikit na yung sakit natin. Ibig sabihin, hindi na gumagana yung ating doktor. Dapat ayusin muna po natin yon sa pamamagitan ng detoxification ng ating katawan. At yan ang ipapakita namin sa inyo, ang proseso niyan, na hanggang to the point na kayo mismo ang magiging doktor sa sarili nyo. Okay. Thank you, Engineer. Okay na yan. Tapos. Ayun! Buhay pangkalusugan at pangkaisipan. Ayan, narinig niyo po si Engineer Ismael Aviso sa kanya pong paanyaya, sa kanyang protocols na kung paano, therapy, na kung paano natin daw po mauugat, malalaman, matitrace kung saan ang gagaling ang ating karamdaman. And po, kung interesado kayo, mag-text lang po kayo sa 0932-301-9232. Ulitin ko po ha, 0932-301-9232. O ayan, baka hindi po nyo masyadong narinig. 0932-301-9232. Babalik po ang programang nagbibigay sa inyo ng inspirasyon sa Halip Taal sa Presyon Buhay Metro makalipas lamang ilang palad. BBM, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Balik tayo.
tayo sa ating kwentuhan ngayong hapon na to. Nandiyan na pala sa linya natin si ang pinaka-the best coach ng bayan. Kaya usapang ano na tayo ngayon, June? Usapang the best na tayo. Sige, okay. Nandiyan na si Coach Benji. Hi, Coach Benji. Magandang hapon sa iyo. Kamusta ka na? Hi, magandang hapon po, Pastora Aida, sa tagapakinig natin sa DWIZ. Parang nasa probinsya ka, Pastora. Oo nga. Maghugong sana tayo dito, kaya lang yun nga brown out. Dito kasi sa lugar na yun, para umulan lang ng malakas-lakas brown out. Ayan, hindi na rin. Bale, buti na lang po, may technology, ano? Kung hindi man tayo mag-zoom, pwede mag-phone patch. Kasi, kahit naririnig ko, may manok na tuhitila, okay. Correct, di ba? Kasi nga, pag pwede tayo, siyempre, lakwasa naman ang ating mood. Ipapakita sana natin pag tilaok ng manok dito. Kasi, hindi mo ba alam, marami ng mga tao ngayon talaga na, alam mo, kahapon may pinakikinggan ako na isang discussion. Sinasabi nga na, ang mga tao raw ngayon, ang gusto na ay ano, magkaroon lahat ng farm. May mga farm. Maganda po yan, ha? About going back to basic. Kasi yan po ang natural resources talaga natin ng mga Pilipino. Maganda po yan, maganda. Baka nagpa-plantita ka na, Pastora. Tatayo ako ng manukan dito. Ganun po yan. Basta patikimin mo ako ng itlog mo, ha? Pag marami na. Sige. Okay. Ikaw naman, ikaw yata, ikaw nga dyan eh. Nagpo-put up ka rin ng iyong ano eh. Mung anong racing, ano ba yan? Ito agenda po ang tinatayo ko. Mga pangarap ng mga malaking tao. Mga ano, retirement place para pag tayo nag-retire, no? Masaya tayo, maligaya tayo at magaan po ang sa ating loob na, alam mo yun, hindi yung may edad na nagtatrabaho pa. Okay. Correct. Kaya nga eh. So yun, pag ganito kasi, gusto nating shift na ng mode ang mga ano. Kasi yung ating programa, sabi nga natin, para maiba naman, ang hatid natin dito is gabay. Yan, kagaya mo, di ba ginagabayan mo yung mga tagapakinig natin na paano ba sila magiging the best. Tapos yun nga, nag-i-encourage tayo, nag-i-inspire. Yung parang, tapos ito, dinadala natin sila na, yun nga eh, nakangan merong meron tayong lamierda, hindi puro work, diba, coach? Oo nga po eh, kaya lang pag isang talagang agilang katulad mo, ang hirap agilapin kung saan nag-ilipan. Pero by July po eh, magkikita po tayo dyan sa may show. Alam nyo, papakipihin po kita, miss na kita, Pastora. Bago po tayo magkwentuhan at maglambingan. Alam nyo, hindi tayo tumitigil, mga tagapakinig, sa pagtuturo ng pagiging the best, no? As my slogan says, to be okay is not okay, but to be okay is to be the best. So it's God's plan for everybody to be the best. Alam nyo, I'm praying, ano kaya magandang i-share ngayon? Pero I believe by this time po, no, naalala ko yung turo ng aming CEO, Chief Executive Officer. What are the sabi niya, ito yung tatlong character of being successful, no? Kasi nag-iwan siya ng mensahe sa amin. Na ano ba ang trait na isang CEO namin, bakit naging successful? Ano po ito? Traits for success. Number one, it's be humble. Ganda po yan, ha? Lahat naman talaga eh, no? Humility is be humble. Alam niyo po yun. Now, what is the point, no? Actually, wala naman talaga tayo may pagmamalaki kasi lahat po ng mga bagay na binigay ng Panginoon, stewardship, pinaalagaan lang po niya sa atin. So, ang point ko, humility is the best weapon, no? Pag mayaman ka, humble lang tayo. Pag magaling ka, humble lang tayo. Pag may talent ka, humble lang po tayo. Kasi, alam niyo po, pag ang tao nagiging hambog o arigante, no? Kung ano man ang binigay ng Panginoon at pinagkatiwala niya, hindi naman po atin yan pwede niyang bawiin. So, the attitude that the CEO taught is remain humble, maging humble tayo.
Ibig sabihin, hindi yan dapat ipagyabang o ipagmalaki. Iba po yung mayabang, iba rin po yung confident. I also wanted to teach people the difference of that. Kasi yung mayabang, yung puro kasalita, hindi mo naman siya nagawa. At pinagmamalaki mo for your own glory, no? Pero tulad kami, mga negosyante po kami, we are in marketing. We are confident to show people that we are entrepreneur. Ito po eh, ini-inspire namin ng iba. No? But the point is, it is not something to brag or to step on other people na ipamukha na, oh, mahirap ka, mayaman kami, magaling kami, mahina. Hindi po. Let's remain humble. Alam nyo, Pastora, isang bagay na natutunan ko, ang mga tunay na successful people are people who are humble, people who are willing to serve, people na willing na pagkumbaba, at hindi ang pagiging mataas, ang pagiging magaling ay pag-aangat ng mga maliliit na tao na maging magaling. No? So, let's remain humble. Ako po, I was humbled myself because I saw people who are really very successful, billionaire, pero hindi nagyayabang. Sila eh mapagbaba, nakakausap, no? At sila po eh umaabot sa mga tao, nagsiselbi. So hindi sila somebody na titingalain mo. Sila po ay mga tao na nakalevel lang po natin. Despite anuman ang yaman, anumang sports karangkin ang ginagamit, anumang bahay ang laki, anuman ang kinakain, they remain to be humble. That's the first trait of a successful entrepreneur. Pangalawang trait po, no? Pangalawang trait na napakagandang natutunan ko, Pastora, is gratitude. Be grateful. Ayan, narinig niyo po yan. Be grateful. Kasi yes, God bless people who are grateful, you know. Pag marunong po tayong magpasalamat sa mga biyayang binibigay po sa atin, ibig sabihin, we learn to acknowledge, we learn to recognize na hindi lang po tayo nagpapasalamat sa mga malalaking bagay na natatanggap. In fact, maliit man o malaki, dapat marunong po tayo magpasalamat. Marunong po tayo magpasalamat sa Panginoon na buhay tayo, gising tayo, maraming biyaya. Marunong po tayo magpasalamat sa gobyerno na hindi na lang po tayo lagi na lang naghahanap ng kamalian o butas ng iba dahil hindi naman po tayo kritiko. Kasi pinapasalamatan po natin ang mga nakaupo sa gobyerno dahil sila po ay nagsisilbi. So be thankful. When, how many times did we learn thank you to the president? How many times did we say thank you to the people who are in position? How many times did we say thank you to our parents, no? Sa mga tao po, kahit nga po sa mga nanakit sa atin, magpasalamat tayo. Kasi kung hindi tayo nasaktan, hindi tayo tatapang at hindi tayo gagaling. So, I learned that it is a test of faith that when we are grateful, you know, God bless people with a grateful heart. Magpasalamat tayo kahit sa maliit o kahit sa wala. Dahil pag marunong po tayo magpasalamat, ibibigay po lahat ng Panginoon ng lahat ng deserve natin. Because we learn to be humble and be grateful. Kaya ako po, nako, nagpapasalamat ako ng malaki kay Pastora Aida dahil napaka mapagsilbi, napaka bait, napaka matulungin, no? Sabi sa mga tagapakinig, no? Sana po huwag lang nga nasa isip. Oo, i-verbal po natin, isulat natin, thank you to DWIC, thank you to the staff, thank you to my boss. Alam niyo yun, imbis na puro paninira o masasakit na salita, magbigay tayo ng gratitude. Pasalamat po. At alam niyo, napakabait, kung napakasarap na kung anong ginagay natin, babalik po sa atin. At ang pangatlo na tinuro po na trait for success ng isang CEO is be passionate for success. Kailangan po tayo ay may gigil. Hindi po tayo nasa comfort zone. Yung porque okay ka na, sa contento ka na. Hindi po. Tayo po ay kailangan. We never get contented. Ibig sabihin, thankful, but kay tayo po ay merong desire for growth. No, huwag kang titigil. Kasi we are steward po tayo eh. Pag inalagaan natin, kasi yung iba po, Pastora, pag meron na, nagpapahinga na sila. Oo eh, parang ayun na, mawawala yun. Yeah, correct. Opo, tama po. Kaya kami naman, alam nyo naman, Pastora, nung tayo mula nagsama, you know, if every week we can talk, you always hear me in passion, in action. Kaya naman, palaki ng palaki, pagaling ng pagaling, padami ng padami. Kasi pag marunong po, pagigil pa tayo, no, the blessing will be unlimited. Eh yun po ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Greatness, greatness.
Sabi ng Panginoon, for I have great plans for you. Na pag tayo po ay na-bless, mas marami po tayong matutulungan. Mas marami po tayong mapagsisilbihan. Siyempre, sa totoo lang, mas maraming tithes din ang ating na itutulong. So, tampo, huwag tayong maging ano, okay, satisfied but not contented. Let's be passionate for more because God wants the best for all of us. Yun po yung aking tip, Pastora. Nako, punong-puno na naman ng ano, ng kaalaman, ang natutunan ng ating mga tagapakinig. So, yun pa lang, apat na bagay na yun, ang secret na ginahagi ng isang CEO kung paano magiging successful, no? Siyempre, yung pagiging successful na yun, hindi lang materially, di ba? Pati yung character niya, kasi nabibuild din eh, di ba? So, doon natin. Kasi di ba, Pastora? It started with the character. Kasi pag mataas ang isip mo, tataas ang galaw mo, and money is only a reward. Yun po ay bunga ng tamang gawa at tamang pag-iisip. Yes. Correct. Ayan, ako. Thank you, Coach Benji. At hopefully nga, magkakita na tayo this July, no? Yes po. Okay. Sige po, Coach. So anyway, tuloy-tuloy ka pa rin naman dun sa iyong pag-coach ng mga gusto ring maging the best, no? Coach Benji, go ahead para kung saan ka nila pwede makontak. Opo, hindi po tayo tumitigil because learning is a continuous process. We have to be responsible. So, this is Coach Benji Pascogin. You know, my Facebook is at Benji Pascogin. That's PazCogin. Or at my cell number, 0917-936-1844. Kami po ay nasa panahon ng excitement talaga ngayon. Kasi I remember po 2 years ago, nung nagsimula po kami ng month of June, dun po bumuhos ang biyaya bago magpasko. Mm-hmm. So I am challenging the listener, especially OFWs, no, or mga taong gustong magnegosyo. We have a wonderful business. You can call me, text me, 0917-936-1844. May libreng coaching ka na, may business pa tayo, Pastora. Wow, saan ka pa? Edi, Coach Benji na. Coach the best na. Okay, thank you, Coach Benji. Salamat po, Pastora. Always be the best. God bless. Thank you. Ayan po ha, so sana hindi niyo makalimutan. Dapat hindi lang natin pinapasok sa kanang tenga, pinalabas sa kaliwa. Yung mga senior sa atin ni Coach Benji, kung paano natin gagawing the best sa ating mga sarili, paano natin lilinangin, pauunlarin yung skills na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang dulo, syempre, buhay na ganap at kasiyasiya, di ba? Yung character na kalugod-lugod sa Diyos. Blessed materially at the same time spiritually. Oo nga pala, June, ano nga ulit? Anong mayroon tayo ngayon? Ano bang ating tema today? Buhay Lakwacha. Thank you, June. Kasi baka nakalimutan. Kasi tayo ngayon, usapang the best na Buhay Lakwacha pa. O saan ka pa? O nga pala, kanina kasi may kasama ako na galing lang ng Baguio. Okay? So, dahil buhay, ano tayo ngayon, Buhay Lakwacha, baka may mga pupunta ng Baguio sa araw na to. Gusto ko lang kayo i-inform na na-mention sa akin itong si Pastora na medyo naghigpit ulit yung mga otoridad sa mga bumibiyahe. So baka kayo ay mabulaga at hindi niyo dala yung vaccine card. So ito mula sa kanyang karanasan kanina. Pakwentuhin natin. Pastora, anong nangyari po? Para kasi siyempre naging sabi mo nga, 'di ba? Buti na lang dala mo kasi otherwise, 'di ba? At buti na lang, 'di ba? Otherwise, mauunsyami kasi baka mamaya yung ating mga kababayan kumbaga excited, maggala ganyan pero dahil nga sa tumataas ulit na bilang ng alert level 1 na tayo ngayon, alert 1. So kaya may konting paghigpit, although kaya lang iba hindi, 'di ba, parang ganun pa rin. Ako nga hindi ko na rin dala yung aking vaccine card pero yun pala talagang masta. Anong nangyari sa anong karanasan mo kanina? Galing ka ng Baguio, ngayon nandito ka na sa Batangas, Pastora. Ayan, napiglangan din ako kasi pagpasok ko usually papasok na lang bigla doon sa terminal bus. So sa Victory kami, hinarang kami ng guardia, sabi niya, "Ma'am, yung vaccine card niyo
So nagulat ako, I used to travel na itong nakaraang months, wala silang tinatanong. Suddenly, kanina, may vaccine card ba kayo? Sabi niya, wala, sabi ko. Eh, tapos, anong nangyari, buti na alala ko meron akong yung exemption card. Pinakita ko, so inalaw naman nila, in-acknowledge naman nila, okay ma'am, sabi na tapos yung kasama ko, sabi naman niya, nakalimutan ko sa bahay. Ma'am, sa susunod, dalhin mo na lang. So, yun, isang bagay na kailangan talaga this time, dalhin natin yung ating vaccine card. Oo, parang yun na may alert level or wala, eh dapat ano na talaga, no, ID na siya sa ating, ano, yung vaccine card. Dapat nasa wallet na natin. Kasi, yun nga, kasi otherwise, baka mamaya matapat tayo dun sa talagang sobrang higpit. Ah, nag-start daw po July 1st. So, yun po ha, sa mga aakit ng Baguio or pupunta ng iba-ibang mga tourist destination or yung mga kalapit lang, di ba? Para hindi maunsyamit, wala na yung maraming diskusyon. Eh, be ready na lang, dalhin palagi ang ano, yung vaccine card. Anyway, Pastora, kumusta ang Baguio? Kumusta? Marami bang tao ngayon doon? Oh yes, talagang dumadami na since na na-open na. Saka nagkaroon ulit ng, of course, yung traffic, hindi maiiwasan yan. Kanina nga, halos, yun, medyo mabagal kasi nga, mga traffic. Maganda naman, although, maulan ngayon, kaya mag-ready lang kayo kasi halos, hindi na yung hapon lang, kundi kung sa umaga, kanina madaling araw, gabi, malalakas pa man din ang ulan ngayon. Parang, I see, hello? Cut po. Ayun lang po, kanina pa. Ah, hindi po, andito pa naman tayo. nakapasensya na po kayo kasi nawala yung lights. Anyway, so Pastora, ang tawag dito, residente ka ng Baguio, no? Matagal na, for ilang taon ka na sa Baguio? Isang taon? No, 30 years. Wow, 30 years na si Pastora doon. And talagang malamig doon. House of my life. Kahit summer, talagang malamig. No, yeah, malamig. Dahil nga, lalo na pagtapulan, sobrang lamig na lang kung minsan. Pero may times na mainit. Ang ulan talaga yung palagi. So ito po ngayon yun, ano? Okay. Kumusta pa ang mga pangunahing bilhin sa Baguio? Kasi baka yung mga aakit ng Baguio, eh, kukunti ang dalang pera, eh, dapat mag-ready sila doon. Kumusta po naman ang mga strawberries? May strawberries ba ngayon sa Baguio? I don't think it's a pero, kumusta yung presyo doon? Tumataas din ba? Katulad dito sa ano? Actually, usually naman ang may taas, may baba. So, pero may mga ibang item, Eh, kumusta naman po yung ano, yung tawag dito, yung, ayan, nawala ako. Nawala ako. Anyway, so, ibig sabihin, nagpa-fluctuate din yung presyo nila yeah. Doon. Okay. Kasi pag sagana yung ali nila, medyo bababaan pa. Ayun, yun pa lang tinatanong ko. Kailan yung ano, kailan yung time na, ngayon ba wala naman yung mga repolyo, yung mga cabbage na nagye-yelo? Hindi, wala ngayon, ano, hindi wala. Ngayon. So far, wala. Usually yan pag January or yun. February, yung sobrang lamig talaga. Sobrang lamig, nagye-yelo, kaya Mm-hmm. May carrots pa po ba sa Baguio? Mga repolyo? yun talagang hindi mawawala yun. Anyway, so thank you. Ano, diyan ka lang po muna. Thank you, Pastora, dun sa mga ano, sa mga na-share mong ano, kaganapan ngayon dyan sa Baguio. Talaga namang, ano yan, walang halong kabulahan yan dahil fresh na fresh ka from Baguio. Teka, anong oras na ba? Titingnan ko tong oras eh. Baka mamaya overtime na tayo. Ayan. Sige po. Diyan ka lang, Pastora, kasi hihingan kita ng ano. Ah, hindi. Sandali, ito lang. Ito muna, ano, June. Meron tayong, ano nga yun, yung ating Maricon. Mare, meron ka bang gustong malaman o maliwanagan? Narito na ang Mare Mong Concern, Marecon. Ano ba ang Marecon? Mare Mong Concern, Mare, baka nai-stress ka ngayon ha, sa mister mo, sa anak mo,
Oh, dahil sabi nga, no, enrollment na naman daw. Kahapon, may kausap ako isang parent. Ayan, nag-aalala. Graduation, and then after, ilang hinga lang, ilang tulog lang, ano naman, enrollment naman. So, ito po kasi, ang sinasabi po ng mga eksperto, the stress of life is more easily managed if you maintain balance in your life. Paano ba ibig sabihin ng balance in your life? Eh, ang sabi po nila, practice overall wellness. Pag sinabing overall wellness, siyempre andyan yung physical, andyan yung mental, andyan yung social, and ito, spiritual. Kapag nawala po yung spiritual, hindi po balanse. The end of the day, yun nga po ang pinaka-importante. Kasi pagka mataas yung ating spirituality, ano eh, nahihila niya po pati yung aspetong physical, mental, at social ng ating pagkatao. So, yan, Mare, ang pagtuunan mo ng, ano, ng pansin, yung knowledge na yan, na isingir natin sa iyo ngayong hapon para hindi ka na masyadong ma-stress. Anong programa natin, June? Yan, remind mo dun sa ating program. Anong programa natin? BBM, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Sige, dito na tayo sa ano, ano naman tayo ngayon, June? Oo, dahil ito na yung mga bagay na iiwan natin. Ano muna yung isang bagay na uunahin natin na remembrance natin sa hapon na to sa ating mga tagapakinig, sa ating tagapanood, at sa ating mga followers. Sige nga. Usapang kwela. Matatawa na kayo, di ba? O, di ba? So, eto po ha, gusto ko naman pangitiin kayo, lalo na yung mga nagmamaneho ngayon na kani-kanilang sasakyan at kasalukuyang papauwi na sa kani-kanilang tahanan at pero nai-stress, nai-ines dahil kasi nababudget. Bakit? Dahil sa matinding traffic. Yung problema pa ngayon, traffic tapos ang taas pa ng gas. Eh, yun talaga. Talagang mawawala ka sa mood. Tapos pagdating mo ng bahay, eh, nagkalat pa yung naku, eh, maduming bahay and all. So, yan. Kaya binaunan, para yan, maalala mo mamaya pagka medyo tumataas yung HB mo. Pag nagiging HB ka na, alalahanin mo, itong joke na to. Tsagaan mo na lang to. Sabi dito sa joke, pwede magtanong? Nagtatanong ka na nga eh. Nagpapaalam pa. O, tawa naman kayo dyan. June, patawa ka naman dyan. Meron pa tayong palakpakan dyan at meeting dyan. O, sige. O, yun, next time. Yan. Sige, sige. Thank you, June. O, sige. Tapos na tayong magpangiti, magpa-smile sa ating mga listeners, viewers, at followers. So, ano naman ang isa pa nating gustong iwan o iiwanan sa kanilang lahat ngayong hapon? Gabay sa matamis na buhay. Gabay sa matamis na buhay. Total, kasama ko isang pastora. Hihingi ako sa kanya ng pwede nating gabay ngayong weekend. Ano yung mga pwede nating pagnilay-nilayan, pastora? Sige nga po. Okay, I believe ito yung verse na from the Bible sa Old Testament na ni-impress ni Lord sa heart ko na lahat tayo ay kailangan natin itong gawin. Sabi niya sa 2 Chronicles 7:14, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear them from heaven and forgive their sin and heal their land. So napakalinaw na sabi ng ating Panginoon, lalo na sa ating kapanahunan na nais natin ang lubos na pagbabago, lalo na ang ating buong bansa na tunay naman na kailangan nating magbago. And then, pero ang sikreto dito, kailangan tayo mismo na tinawag ng Panginoon sa kanyang pangalan ay lumapit sa kanya na magpakumbaba. Kumisang kasi wala na yung humility sa atin.
na masyado na tayong napapalayo kapag hindi na natin na babalikan itong attitude na ito ng pag-ahumble ng ating sarili, mapapalayo talaga tayo, kaya iba na yung ating daan. And syempre, ang sabi niya, and pray. Ito yung isang pinaka-powerful na susi para nang sa ganun, lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, sa ating individual life, at lalong-lalo na sa ating bansa ngayon, mahalaga na tayo ay manalangin sa Diyos. At yung panalangin na hindi lamang yung nakasanayan, kundi yung isip natin kasabay ng panalangin ito na hanapin natin ang mukha ng Diyos, ang sabi niya. And at siyempre, pag ang mukha ng Diyos ang hinarap natin at hinanap natin, walang kinakailangan, nandoon yung paglilid niya sa atin, natalikuran natin yung ating wicked ways. Alam nyo, ito yung tunay na pagbabago, pagtalikod, na yung tinatawag na mag-repent tayo. Kasi sa panahong ito, kulang na, hindi na ito gaanong na ipapahayag. Kasi minsan, akala natin nakapag-repent na tayo, pero hindi nakikita yung fruit ng repentance natin na pagbabago. Kaya sabi niya, kapag ginawa natin ito, if we humble ourselves and pray and seek the face of God, then that is the time, ang sabi ng Panginoon, na pakikinggan niya yung ating panalangin. Of course, anong inihin natin? Na maging yung ating bansa na i-heal ng Diyos kung ano yung sakit ng ating bansa. So, nakasalalay sa atin ang mga bagay na ito. Ayan. Ako, very well said. Pastora Cecil Infante, naku, napaka-blessed naman ang ating programa ngayong hapon. Dahil on the spot, meron tayong nakasamang isang Pastora Cecil Infante. Ayan. Thank you po. Opo, salamat po sa inyo. Susunod na po ang programang Up, Up, Pilipinas. Ang tabayanan niyo po si General Jerry Zamudio at Emil Carrion. Siyempre, maraming salamat po sa lahat ng mga umagapay sa atin dyan sa studio. June, Jello, si Micah, kayong lahat dyan. Sorry, hindi ko nabasa yung list niyo, pero salamat sa inyong tulong dyan. Sa mga nakinig sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, mga OFWs po na tumutok din sa atin, marami pong salamat. Ako po si Aida Gonzalez. Happy weekend po sa inyong lahat. Of course, to God be the glory. Bye-bye!